Hi guys, welcome to my kusina. This is Alma Carmen. Good afternoon. Hello. Ito guys, mag-prepare ako ngayon ng ulam for dinner. Kasi mamarinate ko pa siya. So, ang gagawin ko guys ay beef stick Tagalog. Beef stick, yan. Ito po yung ingredients guys. Angus beef chunk. Ito ang gagawin ko kasi madaling lumambot. So, hihiwain ko to ng manipis guys. Tapos ibababad ko mamaya. Ipapakita ko sa inyo. Sige guys, tingnan nyo lang. Ito na guys. Huhugasan ko po to bago ko hiwain para mamaya hindi ko na siya huhugasan. So, maaga pala ngayon. 2 o'clock in the afternoon here. Eh, ibababad ko siya para mamaya slightly, ano lang, fried. Tapos, hindi masyadong fried na fried dahil itigas siya. Hihiwain ko siya ng manipis din para mamaya sa ano, tawag nito, hapunan namin. Pag may oras, yan ta guys, pag may oras, ay maghihiwa din. Mag-prepare din ng mga kailangan sa hapunan. So, nahugasan ko na siya, guys. Ngayon, guys, hiwain ko na. Hihiwain ko na siya ng manipis. Tapos, lalagay dito. Para yatang natatakpan ko kayo dyan. So, yan. So, pag naghiwa, guys, hindi nyo i-gaganyan. Isalungat nyo para yung ano niya, madali siyang malata. Hindi yung paganyan. Isalungat mo siya sa grano ng karne. So, hiwa na, guys. Medyo manipis na pahaba. Ito siya, guys, oh. Para pag na-prito mo siya, masandali lang. Hindi matagal kasi ang beef pag tinagal mo prito para na siyang rubber band. So hinihiwa yan guys, tapos ibababad, tapos prituhin mamaya. Para may pag-ulam yung asawa ko pagdating at saka yung alaga ko. Gayan dito guys, pag may time, ginagawa ko na. Kasi mahirap yung ano, oras talaga. Pag oras na ang kalaban, ay nako. Diyos ko. So, hiwa-hiwa guys. Hiwa-hiwa. Hanggang maubos yung karne. Tapos, lagyan ko na maraming sibuyas. Maraming sibuyas. Mamarinit ko siya mamaya sa lemon, garlic, pepper. Yung pepper ko, ground pepper lang. Kasi, di ako nakapunta sa grocery para bumili ng fresh na ano, garlic. Kadalasan talaga ground na lang nilalagay ko pag madalian talaga. So pag-usapan natin ngayon guys yung New Year's resolution. Ang New Year resolution ko guys, ano ba, hindi ko malaman kung ano ang New Year resolution ko kasi eto pa no, may grasya naman dumarating, so nagpapasalamat na lang ako. So kaya nga sinasabi ko, kailangan everyday magpapasalamat sa grasyang dumarating, sa lahat ng dumarating sa buhay mo araw-araw. Lalo na guys, bago matulog, magpapasalamat. Pagising naman, sasabihin ko sa Panginoon ko, ay, thank you Lord, buhay pa pala ako. Akala ko, nabangungot na ako kagabi. Dahil mahirap guys yung buhay ah. Yung iba nga dyan, nababalitaan mo, tulog lang, di na nagising. Kaya, panahon ngayon, kailangan nasa tabi mo si Lord. Lahat ay, ano yung, sabi nga, kausapin mo na lang si Lord. Na parang kapatid mo lang o kaibigan. Para lang
ano yung gabay mo siya pang-araw-araw. Ako guys, nagda-drive ako everyday ha. Walang hustler o yung ano ba yun, perfecto sa daan. Minsan, ingat ka na sa pagda-drive. Pero mayroon pong magda-drive na iba na walang pakialam, lalo na yung nagsiselfon. So, bawal talaga guys yung nagtitext ka, nagsiselfon ka pag nagda-drive. Dahil, yun ang unang-unang ano na madisgrasya ka. E dito guys, nako, yung mga young age na kakadrive pa lang, nako, hari ng daan. Kala mo, o sila, pag change ng light, dumadagungdung ka na pag alis, yan, bubusinahan ka pa. Ah, sabi ko sa sarili ko, gawa kayo ng sarili niyong daan. Dahil, hindi ako nagmamadali, baka madaliin nyo yung buhay nyo. Tapos, galit na galit sila guys, lalo na yung mga itim. Dirty finger agad sa akin. Sabi na, oh, Asian girl, hindi ka marunong mag-English. Mayroon din discrimination dito, kaya nga sabi ko sa'yo, culture shock lahat na dito eh. Culture na culture shock talaga ako. Kaya, alam mo na mga Pilipino, matyaga. Kaya, yan guys, sa pagtatyaga natin, karoon tayo ng nilaga. Ang mga advice ko lang, bigyan nyo rin yung sarili nyo ng buras. Ipamper nyo rin yung sarili nyo like, madudansini. Magpa-manicure, pedicure, mapag-ubit ng buhok. Magpaganda. Para sa asawa, hindi yung para sa iba, guys. So, ngayon, natapos ko na siya nahiwa, nahugasan ko na siya. Dito sa planggan maliit, guys, ilalagay ko yung aking mga ingredients. So, ito na po yung lemon naman uli. So, yung lemon, para makuha nyo yung katas talaga, i-ano nyo, i-roll. Roll ng roll. Ayan, nahugasan ko na yan, ha? Roll ng roll. Tapos, kuha ng kutsara. Hiwain. Hiwain sa gitna. Yan na, guys. Tapos, gaganyan lang. Lalabas na yung katas. Tapos alisin niyo na lang yung buto. Mga guys. So, paborito ito ng asawa ko, yung Filipino bistik. So, hindi ako basta-basta bibili din kung ano nung karne na sa beef, ano na yung parte ng beef. Gusto ko yung chuck dahil madali siyang anuhin. Parte ng baka na malambot. Chuck roast, yung sinasabi. So, minsan-minsan rin na lamang kami magbaka kasi yun nga, sabi nila pag red meat daw, nandyan daw nag-umpisa yung mga cancer. Pero sa isang buwan, minsan, ano, red meat kami. Sa bisis, minsan ganyan, bistik, or gagawa ko ng, ano, sariling version ko ng hamburger, made of, ano din, yang, beef. Hindi man madalas yung kakayang asawa ko sa mga food chain like McDonald's or yung iba na mga ano dyan dahil nga sabi nila maraming taba. So, ngayon gagawin ko guys, natapos ko na siyang na ano, dadagdagan ko siya ng konting suka. Konting suka guys. Tsamba-tsamba lang. Kung anong karami, tambahin nyo na lang. So, mayroon na akong lemon, mayroong suka, mayroong kunting mga herb. Ito herb, Mrs. Dash. Samba-samba din. Ayun sa gusto nyo. Hindi naman kasi ako sumusunod sa mga recipe, guys. Tapos, paminta. Tapos yung ground na garlic, ito ground garlic to.
Kasi hindi nga ako nakapunta ng grocery. Dahil yung alaga ako nandito na. Tapos, lagyan nyo rin ng 1 tablespoon na asin. Para yung carne talaga, ma-absorb niya yung alat-alat. Kasi yung medyo malat-alat ng konti, ano eh, mawala yung lansa. Ayoko yung hindi matikman yung salt dahil yung lansa ay parang nandyan lang. Hindi ko gusto. So guys, lalagyan natin ng toyo. Lalagyan natin ng toyo. Chamba lang din. Ayon sa gusto nyong lasa. Sa gusto nyong ano. Alat. Kaya guys, ito na yung nahiwa kong ano, baka. Nalagay ko dito. Sa puti na ano. Na tawag dito. Langganang maliit. Diyan talaga ako nagmamarinit guys. Kasi kung imamarinit mo siya sa yung stainless na mayroong mga acid, baka pupunta doon sa lahat ng stainless sa ano mo, karne mo. Hindi ko lang alam. Ayun lang nasa isip ko. So, himas-himas guys. Himas-himas. Himas-himas para ano. Himas-himas siya. Pero hindi. Mamaya, mga 2 hours ko itong i-marinate. Mamayang gabi pa naman yung darating yung asawa ko. Ipapakita ko sa inyo ang finished product ng aking bisteks. Bisteks daw, oh. Bistek pala. Hirap talaga, no? Pag bisaya ka. Kaya guys, huwag niyo po akong kakaligtaan. Samahan dito sa aking ginagawa. Everyday, ipapakita niyo ko sa inyo ang buhay Amerika. Buhay may asawa sa Amerika. Ang sinasabi ko, full-time job, full-time wife, full-time domestic helper. All in above, guys, ang sagot dyan. Ako na yon. So, ito na siya, guys. Tatakpan ko to ng foil. Tapos ilalagay ko sa refrigerator. Para mamaya, ready na siya. Tapos yung katas niya dito, guys, yan din ang isasabaw mo mamaya. Para maging bistik Filipino. Bistik, beef steak Filipino style. Pero ang version ko guys, hindi ko alam kung version ng ano yan. Para sa akin kasi, taga Surigao ako, yun ang ano ko guys, yun ang tawag nito, version ko. Sabi naman ang asawa ko, masarap daw. Ay wala naman akong ibang papakainin kundi yung siya tsaka yung alaga ko. So guys, this is Alma Carman at your service. Nagsasabing huwag niyo akong kaligtaan. So, follow niyo ako sa aking YouTube. Don't forget to click the bell, like and share, and subscribe. Watch me, watch me, watch me. Bye-bye for now. See you in the second part. Iluluto ko na to at ilalagay ko na to sa refrigerator. Thanks again guys. Bye for now.